Hello at welcome na naman sa isang episode ng Investing Philippines. Before we start with this episode, gusto ko lang magbigay ng shout out para sa isang VIP member. Siya ay nag-start with 12,000 pesos per year in dividends na passive income from stocks. And now, dahil siya ay na-excite, hindi niya mapigilan na i-share ang kanyang passive income from dividends at yung kanyang progress na today is now giving him 160,000 pesos per year in dividend income. So, good job para sa iyo, VIP member natin na si DC. And sana magpatuloy lang ang paglaki ng iyong dividends and hopefully in the future, pag naging 1 million pesos in dividends na yan, eh mailibre mo naman kami ng hamburger. Okay? So, excited talaga ako kapag may mga VIP members na nag-share ng progress nila. Dahil I feel happy pag may mga tao na at last, kahit unti-unti, gumaganda ang financial future nila and alam mo na papunta na sila doon sa financial freedom. So, congrats uli, DC. So, para sa mga gusto matuto kung paano ba gawin itong pag-invest sa dividends na passive income, paano palakihin yung kanyang passive income, visit nyo lang yung website sa howtoinvestforbeginners.com. So, with that out of the way, let's continue with our episode. So, there was once an investor na nag-ask sa kanyang mga students, anong mas pipiliin nyo? 5,000 pesos per month na passive income? Or 1 million pesos in cash? Kung ikaw ang tatanungin, anong pipiliin mo? 5,000 pesos per month or 1 million pesos? So habang nag-iisip ka ng sagot sa tanong na yan, i-click mo muna ang like button at mag-subscribe sa channel. Okay na? So okay, so let's proceed. Karamihan sa mga students ng investor nito ay pinili yung 1 million pesos. Okay, isang lump sum na 1 million pesos in cash. Siyempre, ang reasons nila is dahil i-invest nila yung pera na yan to grow that million. Which is not bad of a reason. Magandang reason siya. Pero ang tamang sagot para sa akin at para doon sa investor na mentor na yun ay yung 5,000 pesos per month. Paano mo nasabi? Paano naging mas maganda yung 5,000 pesos per month? It is more important to have assets na nagpo-produce ng passive income rather than cash. Okay? Though cash is an asset, it does not return anything. So, nawawalan ka ng value doon sa hinuhold mo na cash as time goes by. Meaning, if you have 1 million pesos in cash, its value will decrease as time goes by. Okay? And kung hindi mo siya ma-invest agad, na medyo mahirap mag-invest agad kung wala masyadong opportunities, mawawala ng value yung cash mo. And kung kailangan mo mag-invest ka agad, magmamadali ka ngayon na para hindi mawala ng value yung cash mo at yung pag-i-invest mo is hindi mo napapag-isipan. Okay? Now, on the other hand, yung 5,000 pesos per month mo, kung anong asset man yung nagpo-produce ng 5,000 pesos per month in passive income, like investing in stocks, will ultimately increase in value as time goes by. It's just the nature of the beast. Assets will produce income and the asset price will increase. Cash, kahit 1 million pesos in cash pa yan, pero hindi mo siya in-invest and walang income ang cash, it will lose its value due to inflation. Okay? Ngayon, hindi naman talaga clear yung difference ng 5,000 per month passive income versus 1 million pesos in cash, di ba? Hindi naman siya clear. Kaya mahirap mag-decide kapag dumating na sa situation na kailangan mo na talagang mamili. Madaming mabibili ang 1 million pesos pero ang 5,000 pesos, di ba, kulang pa yan na panggaso sa pang-araw-araw na buhay. Pero I ask you to look at things in a different perspective. Ang 5,000 pesos in passive income mo ay nanggagaling sa isang asset. And yung asset na yun ay may value in pesos terms. Okay? So if we know that value,
pwede na natin siya i-compare sa 1 million pesos lump sum na alternative kanina. Okay? It is like knowing the intrinsic value of the asset. How much is the value or true value ng 5,000 pesos per month na passive income? So, let's find out. So, madali lang yan and I'll tell you how. First, look at the alternatives. Okay? What is the safest alternatives na pwede mo makuha sa pera mo today kung i-invest mo siya? So, at this moment, ang pinaka-safe na investment na pwede natin makuha is around 4% per year. So, if we have that, we can compare. Yung 5,000 pesos per month, gagawin natin per year. So, we multiply by 12 equals 60,000 pesos per year. Now, we divide that with the safest interest rate that we could find, which is 4%. So, 60,000 pesos divided by 4% or 0.04 is equals to 1.5 million pesos. Meaning, yung 5,000 pesos per month in passive income ay worth 1.5 million pesos in intrinsic value. Okay? Now, compare mo yan dun sa kanina na alternative which is 1 million pesos lump sum. So, you definitely making the right choice by choosing the 5,000 per month in passive income. Kung i-reverse mo naman, at yung lump sum na 1 million ang pinili mo at nag-decide ka na invest yung 1 million na yan para magkaroon ng passive income, magkano magiging passive income mo? So, gawin lang din natin uli gamit yung 4% kanina. So, 1 million pesos times 4% or 0.04 equals to 40,000 pesos per year in passive income. Ngayon, i-divide natin yan by 12 is 3,333 pesos in passive income per month. So, definitely, mas maganda yung 5,000 pesos per month in income rather than 1 million pesos in lump sum dahil yung 1 million pesos na yon ay makakapag-produce lang ng passive income ng 3,333 compared dun sa 5,000. Okay? Ang key takeaway dito is to know the intrinsic value of things and knowing how to compute that intrinsic value and to choose passive income over cash. Okay? You should focus on passive income more than having a lot of cash. There's a reason why most rich people are lacking cash but have lots of assets. They invest the cash to produce more income and that income gets reinvested to even more assets. Reinvest lang ng reinvest, compound lang ng compound. That's how you get rich. That's how the rich gets richer. So kung gusto mo pang matuto kung paano mag-invest at mag-compound, visit mo lang yung website at mag-join sa VIP sa howtoinvestforbeginners.com. Kung meron kayong mga questions, leave nyo lang sa comment section below. Binabasa ko lahat yan at nire-replyan. So this is Wayne and thanks for watching.